Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon, patuloy pa rin pong epekto ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean na kakaapekto po sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. Nagdadala po ng mga pag-ulan at mainit na panahon. Habang sa Luzon naman po, asahan pa rin ang generally bahagyang maulap na kalangitan na sasamahan din ng mga saglit na pag-ulan. Ngayong araw po hanggang sa katapusan ng Abril, wala tayong inaasahang bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility. But over the weekend, asahan po natin yung mga pag-ulan for most of Visayas and Mindanao dahil sa pagbabalik ng tinatawag na Intertropical Convergence Zone and worst case, possible na may mabuodoon na low pressure area. Ngayong araw po sa malaking bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Sa umaga, over the eastern section of Luzon, possible lamang yung mga pulupulong pag-ulan dulot po ng localized thunderstorms. And then pagsapit po ng tanghali, asahan yung pinakamatataas na temperatura. Mainit po dito sa may parting Metro Manila hanggang 33 degrees Celsius. Pero yung heat index na tinatawag o yung mararamdamang init ng ating katawan ay maglalaro mula 37 hanggang 40 degrees Celsius. Sa ibang lugar, malamig naman, such as Baguio, mula 17 to 25 degrees. At yung ibang pinakamainit na lugar sa Luzon, such as dito sa may San Jose, sa Occidental Mindoro, posible umabot sa 40 degrees yung ating heat index. Ganyan din sa Legazpi, bagamat 33 degrees yung ating magiging recorded temperature, possible na mas mataas pa yung ating heat index. Ganyan din sa bahagi sa Norte, kabilang na dyan ang Dagupan City, Tuguegarao at Lawag. Sa ating mga kababayan naman sa Visayas, as early as this morning, may chance na mga pag-ulan dito po sa may eastern Visayas at dito sa may paligid ng Visayan Sea, sa may Hilagang Cebu, Hilagang Negros, at dito rin po sa may eastern side ng Panay, mga isolated rain showers po ito or thunderstorms. Then pagsapit ng tanghali, magpapatuloy ang mga pag-ulan in parts of eastern Visayas, particularly ang Biliran and Samar provinces. May mga chance din ng mga pulupulong ulan dito sa may Panay Island. Asahan din sa tanghali yung may init na temperatura, pinakamainit dito sa may Rojas City, Bumaguete, and sa Metro Cebu, bagamat hanggang 32 degrees Celsius yung ating air temperature, possible na yung heat index natin umabot pa rin sa 38 degrees Celsius. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mababawasan na yung mga pag-ulan for most of Visayas. Sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, may mga pag-ulan dito po sa may Zamboanga Peninsula at mga kalapit lugar sa Northern Mindanao dahil po sa localized thunderstorms pa rin. And in other areas of Mindanao, bahagyang maulap at minsang maaraw naman ang umaga. Pagsapit na tanghali, pinakamaiinit na dito sa may mga urbanized plain areas o yung mga kapatagan, kabilang na ang Zamboanga City, Dipolog City, ganyan din po sa may Davao City, Cotabato, and bahagi pa ng Caraga. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, meron pa rin mga pulupulong pag-ulan dito sa Northern Mindanao, ganyan din po sa may Lanao del Sur, Cotabato Province, and Cotabato City, dulot po yan ng localized thunderstorm. Temperature natin sa Metro Davao mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala tayong gale warning. Magiging banayad hanggang katamtaman pa rin po ang ating mga pag-alon. Pinakamataas na yung 2.5 metro sa malayong baybayin. Pero pagsapit naman dito sa mga ating coastal areas, banayad or nasa 0.6 meter lamang po ang taas ng mga pag-alon hanggang sa weekend po ito. For the next 3 days, asahan pa rin natin ang epekto ng easterlies over most of the country, lalo na po sa Thursday and Friday. Bukas, may mga chance na mga pag-ulan sa may eastern side. Sa Friday, generally, mas mababa ang chance na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Then, pagsapit po ng weekend, magbabalik nga yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siya magdadala ng mga pag-ulan sa eastern side of Visayas and Mindanao. At inuulit natin, possible din na magkaroon ng low pressure area within that intertropical convergence zone. Kaya patuloy po tayong magmo-monitor. Sa ating mga kababayan po sa Metro Manila, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang iiral for the next 3 days. At pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, meron lamang mga saglit na pag-ulan. And take note po, magiging mainit pa rin at maalinsangan ang panahon. Hanggang 34 degrees Celsius yung ating air temperature, but yung heat index natin maglalaro between 38 to 40 degrees Celsius. So iwasan po lumabas ng bahay as much as possible between 10 a.m. hanggang 3 p.m. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, very ideal pa rin po yung preskong panahon. Nasa 18 to 26 degrees Celsius yung ating temperatura hanggang sa weekend po yan. Sa umaga po, generally magiging maaraw, then pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sasamahan lamang ng mga saglit na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
Sa ating mga kababayan po, for the entire Bicol region, asahan ng generally bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan hanggang sa weekend po yan. May chance na mga pag-ulan sa umaga, then sasamahan din ng mga daglit na pag-ulan or localized thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. And magiging mainit pa rin po, nasa 32 to 33 degrees Celsius yung ating air temperature. But yung mararamdamang init ang ating katawan sa Legazpi, posibleng umabot pa rin sa hanggang 39 degrees Celsius. Sa itong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Cebu, for the next 3 days, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maaraw naman na umaga. Then pagsapit po ng tanghali, maglalaro yung ating mararamdamang init between 37 to 39 degrees Celsius. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi bukas, mataas ang tsansa ng ulan. Pagsapit ng Friday, mababa ang tsansa ng ulan. Then pagsapit ng Sabado, mataas muli ang tsansa ng ulan sa hapon hanggang sa gabi dulot ng localized thunderstorms. At panghuli sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Davao, asahan po natin sa Friday, mababa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. And then by tomorrow, may tsansa ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. And for the rest of the day, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Pagsapit ng Sabado, malaking bahagi ng Davao region, lalo na dun sa may Davao Oriental and Davao de Oro, may mga tsansa na ng pag-ulan as early as morning, dulot ng Intertropical Convergence Zone. Dito naman po sa may Metro Davao, asahan ang mataas na tsansa ng ulan simula tanghali hanggang sa gabi. So pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan sa posibleng baha or landslides. Si Haring Araway sisikat, 5:36 a.m. at tulubog naman 6:12 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng PAGASA. Ako po muli si Benison Estareja na nagsasabing sa naman panahon, pag-asa ang magandang solusyon.